Congratulations to all senior citizens, including me, and most especially. Hello, hello mga guys, at isang mapagpalang araw naman sa inyong lahat kung saan man kayo sulok ng ating mundo ngayon. At welcome back to Willy Boy GTTV. Ang ating video ngayon guys ay tungkol sa maugong na balita ngayon, patungkol po sa ating mga senior citizen. At ito ay very exciting dahil sa mutsaring mga balita ang ating naririnig. At mayroong maaprubahan na, mayroong hindi. Kaya guys, tayo ay magbigay ng linaw para sa inyong lahat. At sana samahan niyo ako. Okay guys, bali ba apat na katanungan dito na ating sagutin. At sana samahan niyo ako. Ang unang tanong ay kailan ba ito naaprubahan sa mga mambabatas? Yan po ang unang tanong. Pangalawang tanong, sino ba ang mga author ang nagsabatas nito? Ayan, pangalawang tanong guys. Pangatlong tanong, magkano ang matatanggap ng mga senior citizen? Yan po ang ating tatlong pangatanong. At ang pang-apat, maipapatupad ba talaga ito? Okay guys, at sagutin natin lahat yan. Okay, at samahan niyo ako. Dito tayo sa unang katanungan, kailan ba ito naaprubahan? Naaprubahan at napag-usapan ng mga mambabatas. Okay, panoorin nyo guys ang video ito. Indigent man o hindi, may existing pension o wala, lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Therefore, I urge all my distinguished colleagues to support this bill, ensuring a safer, more secure future for our senior citizens, a future where their needs are not just met, but safeguarded with the full backing of our government. Thank you, Mr. Speaker and esteemed colleagues, for considering this vital piece of legislation. Maraming salamat po. Dito po tayo guys sa pangalawa. Sino ba ang mga author? Sino ba ang mga author at nagsabatas nito? At, yan. Maganda yung actual na maririnig nyo guys bilang ito ay isang reaction video, aktual na inyong maririnig sa kanila. Kayo po ang mismo makikinig. Okay guys, samahan niyo ako. I'd like to thank our dearest President Ferdinand R. Marcos Jr. that under his administration, our beloved senior citizens are accorded utmost respect and priority. I would also like to thank our dearest Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, for giving your word and keeping your promise as always. Our Majority Leader, Manuel Jose Manix, Mr. Dalipe, for prioritizing this bill. Our Chairperson for the Committee on Appropriations, Honorable Elizalde Esco, Vice Chairman Estela Luz A. Kimbo, who played a very vital role for this third reading, and all the members of the committee for their unwavering commitment to provide the necessary budgetary considerations for this bill to come to fruition. And of course, to the Special Committee on Senior Citizens, headed by our chairperson, my fellow vice chairpersons and members of the committee, for undertaking this monumental task and leaving no stones unturned to see this bill through. Today, we have handed over the victory to our beloved senior citizens as they continue to bridge the gap of our glorious past and our hopeful future. Mr. Speaker, my dear colleagues, for the sake of your parents, thank you so much for supporting this bill.
On behalf of our principal... Ang pangatlong tanong, guys, ay magkano ang matatanggap ng mga senior citizen? Yan po ang ating pangatlong tanong. Through this measure, indigent seniors will continue to receive their 1,000 pesos monthly pension, and the rest of the senior citizen population who are not currently covered will receive at least 500 pesos per month. By mandating a social pension for all seniors, we ensure that every elderly citizen in our country has a basic level of income security. Indigent man o hindi, may existing pension o wala, lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Therefore, I urge all my distinguished colleagues to support this bill, ensuring a safer, more secure future for our senior citizens, a future where their needs are not just met, but safeguarded with the full backing of our government. Thank you, Mr. Speaker and esteemed colleagues, for considering this vital piece of legislation. Maraming salamat po. Okay, guys, at ang pang-apat na tanong, ang pinaka-exciting na tanong sa lahat. At ito ang pinaka-importante na ating malalaman sa lahat, guys. Kung kailan ba ito talaga mapatupad? Mapapatupad ba ito sa madaling panahon? Ito ba'y may mga pagdadaanan pa? Kaya, guys, huwag kumurap. Pero tandaan na ang bill na to ay hindi pa batas at aprobado pa lamang sa third and final reading ng House of Representatives. At ang bill na ito ay tiyak na madami pang pagdadaanan bago maging batas. Kung meron ka mang nabasa o napanood na nagsasabing batas na ang Universal Social Pension, ito ay walang katotohanan o kaya ay fake news lamang. Yun lang po at maraming salamat. God bless. Okay, guys, okay. At sana po ay natutunan kayo sa video na ito at makakatulong sa inyo para sa inyong mga confusion, para sa inyong mga kwentong kwentuhan dyan. Ayun po, napakaliwanag yung sinasabi. Marami pa pong pagdadaanan. Okay, guys, sa mga bago sa naligaw sa aking channel, please do subscribe, comment, like, at yung pinaka-importante, guys, share, para marami po ang makakaalam nitong video natin. Okay, thank you sa inyong lahat, guys.